Good day sa inyo mga ka-tabs. So may bago tayong video regarding syempre kay Bomb Crypto, no? So ano ba ang bago sa kanila? Pero bago yun, this video is not a financial advice. Always do your own research and only invest the money you can afford to lose, no? So ano nga ba ang meron kay Bomb Crypto ngayon, no? May bago sila ngayon, itong Bitcoin staking. So kaka-launch lang nito today. Kaninang 7 PM, so ngayon ay 8:33 PM na. So ayan, dito tayo naglagay sa web. Medyo nagkamali nga ako kasi nabasa ko na to kanina, kaya lang hindi ko na double check kasi nasa MetaMask ko yung ating funds, kaya dito ko na nailagay. Pero okay lang yon, dahil meron din tayong staking dito in-game. So mapapansin nyo, yung APR dito is 1,000%, no? 1.1%. Dito ay 369 na lang. So bakit? Dahil nga pala dito sa nakita ko na yung pool staking reward nila. So kada month meron silang ayan, 300%, no? Yung first month 300%, sorry, 300 Bitcoin yung allocated sa isang buwan. So sa in-game 600, so doble, no? Ayan. So yung una nilang mga ano, tataas, di ba? Ayan, hanggang 2 years yung kanilang staking na projected, no? Kasi syempre may limit lang naman yung Bitcoin, hindi naman siya unlimited supply. Ayan, kaya mas malaki ang makukuha nyo in-game kesa dito sa web. Ngayon, ang tanong naman ng karamihan, paano nga ba kinukompute yung APR na yan? So yung, or yung annual percentage rate. So yung 369% na yan, i-divide natin sa 12 dahil 12 months per year, at di-divide natin sa 30 dahil 30 days per month, no? So meron tayo 1.025%. So yung 1,500 natin, i-divide natin sa 1.025%, ay mali, times pala, sorry, times 1.025%. Okay, so meron tayong 15, parang mali, wait lang. So 367 divided by 30 divided by 12. Okay, 1019 pala, 019, okay. 019 times 1.019%. Okay, so 15 nga. 15 Bitcoin per day mo kuha natin. So bakit banali itong APR? Kasi limited lang sa 10,000 Bitcoin yung daily natin, no? Kasi kung titingnan natin dito, 300, so times 30. At 10,000 times 30, yon 300 per day. Dun sa kabila, sa in-game, 600, mas mataas. Okay, so ganun kunin yung APR. Ganun din dito, sa loob ng game, kung dito ko nga nailagay, sayang. Yung 1,100, so 1,1 na lang. Divide natin sa 12, divided by 30. Okay, may 3% tayo per day, 3.05. So kung dito ko nilagay, times 3.05%, okay, may 45 tayong Bitcoin per day, no? So sayang. So meron pa naman ako makukuha doon sa tatlo kong account, kaya lang konti lang yun, mga 300 plus lang. So lalagay naman natin yun dito. Okay, tapos yun yung computation ng ano, no, ng APR, para makita nyo kung magkano yung mapaprofit nyo daily. So ano ba pinagkaiba na itong in-game ulit at saka nitong web version ng staking? Dito kasi nare-restake siya, no? Or mako-compound nyo yung interest. Dito hindi. So nandito naman yan, mabawasan nyo yan dyan. So halos same sila ng description. Ang pinagkaiba lang nga dito is, ayan, walang compounded, you know? Stake profit will not be compounded. Dito kasi nako-compound siya. Okay, ayan, no? Restake to reinvest profit to compound yun. So ang pag-restake nito, siguro gawin niya na lang daily. Daily na lang siya i-restake. Huwag yung every time. Ewan ko lang, hindi ko pati na-try. Kasi ngayon, pwede mo na i-restake agad eh. Kaya lang, wala pa nga 1 Bitcoin yan, no? 0.69 lang. So nag-start lang tayo ng, kung di ako nagkakamali, ay wala pang isang oras. Or mag-iisang oras na yata.
So nakaka 0.69 na tayo. So ayun, yun lang naman yung bago kay Bomb Crypto. So para saan ba yung staking na yan? Ang staking is para kang naglalagay ng pera sa banko at yan yung tubo, no? So ang staking is pampastable ng price yan, no? O yan, kung makikita nyo yan, bumaba kanina na hanggang 17 yung mga nagbenta pa. Tapos ngayon ay tumataas na ulit. So tingnan natin hanggang after 15 days na makikita natin yung effect nyan, kung tataas or bababa. Okay. So hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa nanood. Please like, share, and subscribe sa YouTube channel natin at itong video na to, if ever nakatulong sa'yo. Kung gusto, kung bago ka naman sa BAM Crypto, meron tayong mga video sa ating YouTube channel na kung paano mag-create, paano mag multiple accounts, paano mag-login sa Trezor. Pero meron na tayong meron na tayong mobile app version para sa Android. At promote na rin natin yung ating mga hardware wallet for account protection, no? So bumili kayo, any hardware wallet, Trezor, Ledger, kung ano man yan. Yun, hanggang dito na lang naman. Maraming salamat. God bless sa inyo and keep going, guys. Bye!